Siguro ang mga napapauwi ka ng MacArthur na nga 6 o 7. No. Dalawang nag-clock. Dalawang clock naman. Dalawang clock, tapos mga 7 finisher. Yung mga 7 finisher yun, nawala na lahat yun. Then, pina-auction ko na lahat. Basta may humingi. Mga kamaster, nandito nga tayo kay Eboy Martin. Ito nga si Eboy Martin, ang pinsan ni Coco Martin. Pinsan ba ni Coco Martin yan? Kaapilido. Kaapilido lang. Ito yung mga ibon niya, ito susuli namin. Ito yung mga breeder niya. Akyal, ito yung hen, oh. Ano to, kubeta? Kubeta ba to? Parang. Kulungan niya tayo, kulungan niya, breeder niya. Ah, tinanggal na yun dito. Para kang polis, pasok ka ng pasok. Ayun. Kala na operation yun, no? Ito matindi dyan, no? Nakagat to, no? Ayan, no? Patay ka. Patay ka! Palapit sa akin, delikado to. Patay Malaysia, eh. Delikado, eh. Dahil lalayo tayo, delikado yan, baka kumadali tayo niyan. 9 million, pa-injection. Pag-vaccine ang kapag-vaccine. Oh. Nandito tayo sa resort ni Eboy. Ito nga si Eboy, ito. Pisa mo ba si Coco Martin? Hindi. Hindi, kapatid mo lang. Kapatid. Kapatid. Ano, masasabi mo, sir? Sa karera mo, ilan yung nilalaban mo ngayon? Wala, konti lang. Parang ting 12 lang eh. 12 sa MPC, 12 sa AR. Wala, mabagal. Hindi naman tayo sumasali sa mga pooling fundraise. Happy lang. Para hindi, para walang kaba. Ito nga si Eboy, no? Nagpa-uwi na ng MacArthur din to. Nag-clock to ng MacArthur noong 2018? 19. Oh. 18 to 19 nga niya, diba? 18 to 19. Dalawa nga na-clock niya ng MacArthur. Ayun, isa. At isa, yung MacArthur na isa. Iniwalayin ko kasi pumapares eh. Oh, ang ganda ibon nga nito. Pangilan sa MacArthur to? 22nd. 22? Oh, kasunod ni Reggie yan. Si Reggie nga yung 21. Ito nga yung pang 22. Ito nga yung breederan niya. Dito nakalagay yung mga stock bird. Saan ka naglilipad eh, boy? Saan na no? Yung loop mo? Dito lang, sabi Gregoria Heights. Tay-tay din. Ito. Sa likod ng tropical. Lapit sa Ortigas Extension. Ito nga yung ano niya. Ito, si Eboy nga may-ari nito. Pwede kayong magpabook dito. Sa... Ito nga yung may swimming pool. Yung ano, resort niya. Ano yun, ah... Ano, pinapaupahan mo yan eh, no? Oo, oh, for rent siya. Everyday, kung merong gustong mag-rent, tawag lang sila. Meron kaming Facebook page, Yolo's Rest House. So, mag-message lang sila, tapos sabihin nila kalapatid sila, may discount sila. May discount daw, pagkakalapatids. Mm. Pagkakokontakin nyo, mga kalapatid ka, master, ito lang hanapin natin, si Eboy Martin. Sa description nyo, lagyan nyo ng kalapatid. Oh. Pwede din natin papuntay si Coco Martin dito pagka gusto nyo. Ito, sisilipin natin yung mga breeder niya. Ito, ito yung mga breeder niya. Ano yung mga ano? Yung mga lahi nito? Usually, ano yan eh? Mga wagon. Ito. Wagon. Nakakuha ko ng wagon. Yung mga...
yun yung mga umuwi sa akin na MacArthur. Meron din ako mga bago ngayong parating. Imported yan yung parating mo? Hindi naman, local lang. Parating sa dito. Yeah, galing kay Boss Aldi. Nabigyan tayo ni Boss Aldi. Tapos, yung mga dati na nating ibon, yan. Ay, paano pinagtsatsagaan natin para hindi na halos gumastos? Eh, nakakaminsan naman. So, oh, okay lang. Hindi naman tayo sugarol talaga eh. Basta umuwi, ayos na yon, masaya na. Ito nga, isa sa member ng Dodo to, ng MPC. Ito yung mga pundasyon ng MPC. Sila Richie Alan De Leon, si Eboy Martin, saka si Randy Reyes, saka... Sino pa yung mga kasama yung sa Dodo? Marlon Lim. Sila Marlon. Oh, sila Marlon, sila Angel. Malaking grupo namin. Nagsimula kami, actually, 2010 pa. Sila actually ang original. Tapos, nung nagsimula akong magkalapati, napasama ako sa kanila. Yun. Sila mga original talaga nun. Bali, naglalaro kayo sa EPFC pa nun eh, na? Oo, EPFC kasi loading area lang ng EPFC yung place dati ni Richie. Tapos, eventually, they came up with the TPC, yung Taytay Pigeon Club. Tapos, lumaki yung grupo, so... Si Richie Nerioso, ginawang MPC. So, para medyo lumaki ang magnitude ng nalalaroan. Ganun. Tapos, ayan, the rest is history yun. Continuously growing naman ang MPC. Oh, lumaki na yung MPC ngayon, ha? Abangan natin yung papremyo, 1 million. Next out. Oo, big time na, ha? Lalabas na. Big time na ang papremyo. So, abang-abang tayo. Mura lang din ang sing-sing. Kaya huwag niyong palalampasin. Basta't bili-bili lang. Baka maubusan kayo ng sing-sing. Basta't bili-bili lang. Baka maubusan. Ayan niya. Ito yung mga ahin niya. Ito yung kak. Ito yung kak. Ito yung hen. So, ang pakain ko naman dyan, mga once a day lang eh. Ah, once a day ka lang nagpapatuka dito? Once a day lang. So, the usual practice kasi is sa isang meal is isang kutsara, sa second meal isang kutsara. Ako ginagawa ko 1.5, mga 3 o'clock in the afternoon pinutusan ko yung boy ko pakainin sila ng one time a day lang, basta nakastock lang sila. Pero kapag breeding na, regular na, kasi hindi naman sila pumapayat eh. Maayos naman ang katawan nila kahit na once a day meal lang sila pag nakastock. Nagagamot ka ba? Paano yung sistema mo? Actually, puro vitamins lang. Bihira lang ako magamot. Nagagamot lang ako yung prevention bago isa lang. Pero other than that, wala na. Ayun nga. Ayun yung discarte namin dito ni Eboy. Ganun din, halos sa akin. Hindi kami magamot. Ito yung ano, yung hen niya. Ano bloodline nito? Yan ang pinakatawid dagat. Yan ang pinakapinagmulan ng mga kalapati ko. Ang ganda nga yun. Ito yung kapatid nung kanina. Ito yung kapatid nung isang MacArthur. Full sister niya to, dalawa silang nilipad ko. Dalawa lang sila actually kinarga ko sa MacArthur. So, fortunately, pareho silang nag-clock. So, ito, 29th place. Second overall sa young bird ng MPC. So, yun. Bali, ilan nag-clock ng MacArthur ng panahon na yun? 30 lang? 30 birds. Tapos, ang pauwi natin, ang paklak natin, 2 out of 2. Tapos, full sister silang dalawa. Matindi nga to. Ayun nga, awak na ni Kamaster. Full sister sila. Pareho silang hen. Maganda to, kung naging bara ko to. Magka-same pairing to? Same pairing. Nestmate nga. Hindi sila mag-nestmate. First clutch, ito third clutch.
meron din sila rito, kapatid na lalaki, full brother nila, pero hindi na after. Sinisilip kilatis ni Master Pogi. Ilak mo yan. Rasa buto yan. Rasa mo, manibis yung buto. Hindi ko sinisendong. Full brother nila yan. Manilipis nga yung buto. Kaya wala rin sa buto, hindi mo masabi. Mga magandang ibon, mga magandang lahi rin. Kaya pag tumingin kayo sa bloodline lang talaga, yung mga lahi talaga na winner, sila-sila lang yun. Eto tulad na ito, pamilya nga na winner dahil nanalo yung magkapatid. Tapos ito, umuwi rin. Klak-klak at Balogan ito, di ba? Daybird na Katbalogan. Kaya lang, hindi na tuloy yung MacArthur. MacArthur, hindi na tuloy. Kaya nawala yung chance na madagdagan yung MacArthur sana. Sana. Yung mga MacArthur finisher natin dito, wala. Napapa-auction natin pag mayroong may sakit na kaibigan. Oo nga, ito so, nga. Kaya naubos na yun. Nakasabay nga kita, tayo lang nagka-auction nga tayo nun. Sa akin yung overall. Sa'yo yung MacArthur finisher. Siguro ang mga napapauwi ka ng MacArthur, mga 6 o 9. No. Dalawang clock naman. Dalawang clock, tapos mga 7 finisher. Yung mga 7 finisher yun, nawala na lahat yun. Then, pina-auction ko na lahat. Basta may humingi. Seboy, may sakit din ako. Saan ko, tuloy yata yun. Mababay ka yan. Ang ganda ng mga mata, mga pearl eye. Yan eh, iba naman dito. Mga subutin lang eh. Bali yan, siguradong softball na lahi mo na... Usually sila ang sinasamahan ko ng tinitimplahan ko. Kung bagay, sila na naginawa kong base bloodline. So, kahit pa paano, minsan napapagulo naman natin. Basta wag lang tatamaan ng bulutong, adeno. Adeno, annually, meron tayo na. Mabilis na yan. Basta maaga lang matamaan pag adeno. Ang problema ko lang ngayon, bulutong, kasi ang loft ko sa bahay, mataas, so mahangin. Hindi nagkakabulutong. Hindi nagkakabulutong. Pares tayo. Pagka kinarga mo na sa truck, doon na nagsisimula. So, swerte ka pag maagang nagkabulutong. Pero pag, katulad ngayon, pa derby na, may mga bulutong yung mga ibon. So, napansin ko nga yan, pagka yung mataas ang lulungan mo nga, no, hindi basta-basta tiyatamaan ng bulutong. Tapos pagdating ng karera na, yun na. Pag nagte-training ka na, sunod-sunod na yun, magkaroon yung isa, dire-diretso, magkakahawa-hawa na. Kaya mas maganda kung tatamaan ka ng maaga kasi halos 4 na linggo yun eh, yung bulutong na yun eh, bago mawala eh. 4 na linggo, tapos na derby. Oh, ang problema, yung bulutong nun sa akin, sa bibig. Meron yun sa mata, pero yun sa mata, wag lang magsasara, okay lang. Okay lang. Yung sa bibig ang mahirap kasi hirap silang kumain dahil kala mo meron silang may humaharang sa loob. Saka pagka mais, pagka yung malalaking mais. Tumatalsik lang sila pag kinakain. So, tsaga-tsaga, malas pag tinamaan. Ayun. Thank you for watching. Like and subscribe.